isang panukalang batas ang inihain po ng isang kongresista dyan sa kongreso para sa random drug testing ng lahat ng mga politiko. Simula sa barangay kagawad, barangay chairman, mga konsehal ng bayan, mayor, vice mayor, mga bukal, vice governor, governor at congressman ay sa magiging sakop ng batas na ito kapag pumasa na, na magkaroon ng random drug testing, ibig sabihin anytime. Oh, yeah! Darating ang DILG kasama mga ahente ng PIDEA at biglang sasabihin, isarado itong pinto ng Kongreso Session Hall at kayo ay magda-drug testing lahat. Or darating ang DILG kasama ang PIDEA sa isang barangay hall, kunwari ipapatawag ng meeting at biglang, ito, umihi kayo dyan at i-testingin. Maganda ho yun, di ba? Kasi marami yung usap-usapan ngayon na ang mga pasimuno pa ng papakalat ng droga sa barangay, ang mga barangay officials, para matuldukan na yung mga haka-haka na yan, ha? O yung mga opinion na yan, idea na yan. At para masiguro na talaga na itong barangay na ito ay 100% drug-free. Correct ka dyan. Dahil ang mga barangay officials ay hindi na mga addict. O, negative sa droga. Maganda ho yan. Yan ho ay panukalang batas ni Congressman Barsaga. Mm-hmm. Sana ho ay masuportahan at maipasa. So bakit hanggang Congressman sana, pati Senador, pati Vice President at President na rin. Eh, para lahat na sila. Hoy, alangan ba naman may exemption? Ay, sabi ni ako, Bicol Congressman Alfredo Garvin Jr., ha? Ay dapat gawin daw mandatory. Yung once a year o twice a year ba ito? Tigla na lang darating ang DILG o ang PIDEA at magkaroon ng drug testing. Okay, very, very good. Aha, yan po isa sa pag-uusapan pa rin natin na bayan. Eh, tanungin natin. Yeah, ngayon na. Oh, tanungin na natin siguro kung ano ba mga kaparusahan kapag nahuli kang adik-adik. Dapat wag nang patakbuhin itong mayor. Ganun, di ba, governor? Eh, bakit ka adik? Nakakahiya naman, governor ka, na-rehab ka. Oh, alisin ka na, hindi ka na pwede. Tumakbo ka nalang siguro sa mga toda. Presidente, ganun. Eh, kasi na, mahirap naman yun eh. Pinagkatiwalaan ka ng taong bayan. Oh, ginawa kang gobernur nila, ginawa kang mayor, pagkatapos adik-adik ka pala. Eh tama yung panukala at maganda itong naisip ni Congressman Elpidio Barsaga na i-subject sa random drug testing ang lahat ng mga politiko. Magandang umaga, Congressman Elpidio Barsaga Jr. Sir ng Cavite. Good morning. Magandang umaga rin. Apo, si Erwin Tulfo po ito, sir. Live tayo sa Radyo Pilipinas, nationwide, and live po tayo sa worldwide sa YouTube and Facebook, Kong. Yes, good morning, Erwin. Apo. Sir, may marami yung natuwa dito sa inyong panukala na kapag pumasa ho ito ay isasubject sa random drug testing ang ating mga political officials from Barangay Kagawad all the way, maging mga congressman. Bakit unay nyo naisip ito, Kong Barsaga, sir? Well, una-una, sinasabi natin, public office is a public trust. Correct. At pangalawa, inaasahan ng ating mga mamamayan na kaming namumuno sa lungsod, sa mga lungsod, pati na sa ating bansa, will be good example. Okay. At pangatlo, alam naman natin na ang pangunahing problema ng ating bansa ay ang droga. Mm-hmm. Kaya kung magkakaroon tayo ng random drug testing sa lahat ng kinatawan, mm-hmm, ay maipapakita natin na kaming nasa Kongreso na nagbabalangkas ng batas at nagsasagawa ng mga investigasyon tungkol sa drug problem ay talagang hindi drug dependent. Mm-hmm. Mm-hmm. Alright. Ano po mga kaparusahan, sir? Kung sakasakaling pumasa ito, ano ba mga inilagay nyo dyang kaparusahan sa isang public official na kapag nag-positive sa ika nga sa Shabu, ano ho ang magiging parusa, Kong Barsaga, sir?
Una-una, sa mga kinatawan, pati na sa Senado, wala pa tayong naangkop na batas. Binabalangkas pa lamang, kaya sa ngayon, resolution pa lamang na nagmumungkahi na yung mambabatas natin voluntarily mag-submit sa drug testing para ipakita sa ating mga kababayan na sila ay hindi drug dependent. Doon naman sa ating mga local government officials, katulad ng gobernador, katulad ng city mayor, up to the barangay, they are all officials under the executive department of the government. Ayun, alright. Hindi na kinakailangan ang batas. Uh-oh. Isang order lamang ni Secretary Anyo na kayo ay isasubject sa random drug testing at kung kayo ay drug dependent, you can be suspended or terminated from office. Palagay ko, legal na legal ang gagawing circular. May nagsasuggest sa Kong kung ito ay maipasa na baka pwedeng i-perpetually ban ang isang opisyal kapag siya ay nagpositibo sa shabu. Yes, magandang proposal yan. Unang-una, it will discourage yung mga kababayan natin na mayroong ambisyon o adhikain na manungkulan kung sila ay drug dependent. At pangalawa, kung sila naman ay drug dependent, that would give them a chance to rehabilitate themselves at kung completely rehabilitated, saka sila tumakbo sa public office. Oh, nakon eh. Wala pa man, sir. Eko, hey, natutuwa at maganda hong panukalang batas yan, Congressman Barsaga, sir. At marami hong tayong kababayan, I believe, will support that. Ang tanong lang, sir, susuportahan mo kaya ng inyong mga kasamahan dyan na sila ay voluntarily na mag-subject sa drug testing, Kong? Eh, siyempre, ang public opinion at ang mata ng ating mga kababayan nasa aming ginagawa sa Kongreso. Po. At kung makikita nila na yung kanilang kinatawan ay ayaw mag-submit sa drug testing, eh siguro mahihirapan na yun pagdating ng araw ng halalan sa 2022. Ayaw. And that will be a very big issue against my fellow public officials. Congressman Elpidio Baraga Barsaga Jr. ng Cavite, maraming salamat, sir. Magandang umaga, mabuhay po. Okay, maraming salamat din.